Ibinunyag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang umano'y pagtanggap ng suhol ng dalawa na dating opisyal ng Department of Justice. Yan ay para protektahan ang operasyon ng mga drug lord sa loob ng Bilibid. May ilan ding mga tinatawag na religious group na nagpapasok daw ng droga, pati na mga prostitute sa kulungan, nakatutok si Lia Manyalak ng Castillo. Kahit ilang Oplan galugad na isinagawa, nakakumpiska pa rin ang mahigit 1,000,000 pisong cash at samot-saring kontrabando sa maximum security compound ng NBP nitong Miyerkules lang. Hindi nga raw matapos-tapos ang pagkakakumpiska ng mga cellphone dahil sa husay sa pagtatago. Some of them, just like Peter Co, hid one of his cellphones in the sole of these slippers. The others are in the toilet. The others are in the chair or in shampoo bottles. Sa ngayon, PNP Special Action Force Commandos na ang nagbabantay sa Bilibid. Pero ang problema ayon kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, kontrolado pa ng drug lords ang operasyon sa loob ng NBP. Dalawang dating opisyal mismo ng DOJ daw ang tumanggap ng milyon-milyong piso mula sa drug lords. Tumabot talaga. The DOJ. Yes. Talagang mataas. Mas mataas pa. I don't want to name names kasi siyempre it's unfair to them. But we are going to come out with the results of the ongoing investigation. Nakikita naman ninyo that kung gano'ng kaluwag ang treatment natin sa mga high-profile inmates. Hindi pinangalanan ni Aguirre ang mga sangkot na dating opisyal ng DOJ pero iimbestigahan daw sila. Marami silang pinangalanan, especially kahit yung mga top officials, former top officials, pinangalanan nila. Hanggang saan po umabot yung top officials? Hanggang dun sa talagang mataas. But with respect to General Rainier Cruz, parang hindi naman siya kasama but wala na rin siyang magawa. Kasi talagang kasapakat na nung matataas na official yung lahat ng mga personnel sa NBP. They're all parang under the control, parang nagpapatakbo na nga noon yung mga drug lords na eh. Alos yung kwan, yung nandung mga siga dun sa Building 14. Isa pang ikinagulat ni Aguirre, maging ilang religious groups kasabwat daw pala. Isang NGO at tatlong Bilibid guards daw ang mismong nagsumbong kay Aguirre. We have found out that some of the supposedly religious personnel who are conducting some preachings inside the Bilibid are conduits for bringing drugs as well as prostitutes. Apparently, bona fide religious group sila, pero meron din silang kasamang 4 or 5 women na napagdalaman nila na hindi pala kasama talaga yung kundi they are yung prostitutes. Pati raw dalaw nakakapagpasok ng kontrabando dahil sa napakaluwag na inspeksyon. Sabi ni Aguirre, kung hindi masosolusyonan ang problema sa Bilibid sa loob ng 3 buwan, magsasalita na ang SAF at ang Marines sa pagbabantay sa loob. Talagang control na talaga ng drug lords yung NBP before we took over. Kasi hindi ginagalang ang mga guards doon. Ang ginagalang doon yung utos ng mga high profile inmates. Yun din ang ginagalang nila ng mga officials kahit matataas na sila. They are afraid. Pag hindi namin nasolve ng 1 year, then we are a failure. Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 Oras.